Magandang magandang gabi po sa ating lahat, mga farmers. So, Merry Christmas po sa ating lahat, no? So, naway masaya tayo ngayong Christmas, mga farmers. Share ko lang sa inyo yung mga alaga natin, mga broiler chicken. Ika 25 days nila ngayon, mga farmers. Susulitin natin yung ating pa-vlog ngayon. Kasi nung nakarang araw ay nasa busy tayo, no? Pwede tayo nakapag-vlog ng sunod-sunod. Kasi may mga ginagawa tayo, mga farmers. Kaya ngayong gabi ay susulitin ko yung pagbibigay sa inyo ng mga tips, no? Para sa pag-alaga ng broiler chicken. So yung topic pala natin ngayong gabi, mga farmers, ay about po sa kung bakit kailangan natin magsimula sa kunti lang na pag-alaga ng broiler, no? At bakit hindi natin kailangan damihan agad ng pag-alaga, no? So, ano nga ba yung mga consequences at disadvantage at advantage, no, ng pag-aalaga ng maramihan, no? Agad-agad, bungga, tausan agad, no? So, ano nga ba yung advantage and disadvantage niyan? Ano yung risk na makukuha natin dyan, mga farmers, no? At kung ano nga ba yung tamang paraan at kung ano yung magandang gawin, no? Pag nagpaalaga tayo ng broiler chicken, bakit kailangan natin na magsimula muna sa kunti, no? Anong kahalagahan nun, mga farmers? So, talakayin muna natin ay kung bakit kailangan natin, no? Na huwag maramihan, no? Pag-usapan natin kung ano yung rest, no? Nang may dudulot sa atin ng pag-alaga ng maramihan agad. Unang-una, mga farmers, pag marami yung ating alagang broiler chicken, nangangailangan po yan ng malaking budget, no? Malaking budget yan. So, nangailangan yan, mga farmers. Siyempre, kailangan mo ng ano yan, malaking space, malaking pabahay. So, magastos po yan, mga ka-farmers. Kung marami kang pera, ay okay lang yan, no? Pero malaking pera din yun, mga ka-farmers. Kung yung pera mo na yun ay inipon mo yun, no? So, rest yun, mga ka-farmers. So, pag maraming alagaan mo, natural, ay may empleyado ka na agad yan. First time mo eh, no? At saka bungga agad kasi gusto mong kumita agad ng pera, no, na malaki. Yun yung gusto mo, yung goal mo ay kumita agad ng malaking pera. Kaya nagbili ka na agad ng maramihan, no? Pero mga ka-farmers, ituturo ko sa inyo naman kung ano yung positive at negative na, no? Yung positive doon, nakikita ka ng malaki doon pag na-harvest mo yun, mga ka-farmers. Siyempre, marami yun eh. Marami din yung magbibinta mo, yung income, no? Pero ito, mga farmers, sabihin ko sa'yo, yung problema naman doon, eh hindi mo alam kung paano alagaan yun. Yung 1,000 agad na broiler na alagaan mo, no? Hindi mo alam kung paano mag-alaga nun, yung tamang pag-alaga. Kung ano yung temperature na kailangan ng sisiw, kung anong gagawin pag na mainit yung panahon, kung anong gagawin pag malamig ang panahon, kung anong vitamins na maganda, kung anong feeds na maganda para sa broiler chicken, at kung ano yung gagawin pag nagkakasakit yung ating mga broiler chicken. Eh kung sa 1,000 na yun, mga farmers, eh pang nagkasakit yun, di mo alam kung paano gagawin yan. Siyempre, pag 1,000 yung alagaan mo, siyempre, magkasakit yung 50 doon or 100. Taranta ka na nun. O, di ba, mga farmers? Di mo alam din kung anong gagawin sa mga bansot ng mga broiler chicken. At di mo alam kung saan kakukuha na magandang sisiw, no? Yun yung disadvantage doon. Ang kakinatnan ng mga farmers, baka malugi ka sa iyong pabigla-bigla, no, na decision. Kasi gusto mo kumita agad ng pera na malaki, pero
yun pala ay malulugi ka lang, no? Oh, ma yung capital mo na malaki eh, saglit ang malugi ka, kawawa yung ipon mo, no? Na ilang taon. Lalo sa OFW na yan, no? Saka yung bahay mo pa lang magastos na yan. Kung isang click ay wala ka ng budget, so kawawa, no? Mahirap yan, mga farmers, no? So advice ko sa inyo, mga OFW na gustong mag-alaga ng broiler chicken, wag muna kayong mag-start sa maramihan, no? So mas maganda na kayo mismo yung mag-alaga ng inyong mga broiler chicken. Wag nyong iasa sa iba, no? Saka na kayo mag-asa sa iba kung napatunayan nyo na na marunong na kayo, no? Kasi pag hindi kayo marunong, hindi nyo ma-handle ng maganda yung mga farmers. Kasi pag may marami na kayong empleyado, kayo mismo makakita ng kulang doon, no? Kung anong dapat gawin, so tuturuan nyo yung mga empleyado nyo kung anong tapang gawin, no? Kasi alam nyo eh, experience nyo yung pag-aalaga ng broiler chicken. Advantage yun, no? So, pag kunti lang alagaan mo talaga, mga farmers, mafufokusan mo yung bawat isa niya, no? Kung anong gagawin pag mainit yung panahon. So, kailangan natin, mga farmers, may electric fan tayo dyan. May electric fan para yan sa mainit na panahon. I-on mo yan, no? Para malamigan yung ating broiler chicken. Kasi, pag hindi mo yan tutukan, mga farmers, at night stroke yan, patay lahat yan. Eh kung marami yung in-order mo, yung lagaan mo, night stroke lahat, patay yan. Sayang yung budget mo, no? Sayang. Ganun yun, mga farmers. Tapos, pag kunti ilang alagaan mo, matututo ka pa kung anong dapat gawin dito sa yung mga broiler chicken, no? Kung paano yung magkatay niyan, kung ilan nga ba yung timbang na pwedeng katayin ng ating broiler chicken na maganda yung bintahan, no? At saka, malaman mo, mga farmers, kung paano gamitin yung may mga sakit na broiler, kung ano paano tingnan yung may mga sakit na broiler, yung mga tamlay, kung paano gamutin yung mga bansot na broiler, kung ano yung tamang feeds, no, sa kanila, sa ating broiler chicken. Saka na tayo, mga farmers, sorry po, mag-alaga ng maramihan, no, pag alam na natin kung paano mag-alaga. Ako, mga farmers, simula ako sa 50 piraso lang, tapos 70. Tapos ngayon 120. So, hindi ko yung kinakahiya, mga farmers, no. Proud ako doon kahit small lang ako, no. Small business lang, no. Hindi ko yung kinakahiya. Kasi alam ko darating yung panahon, lalaki yung ating business, no. Yun. Importante, alam natin kung paano alagaan yung ating broiler chicken. At doon sa experience ng mga farmers, no, nagbunga yun. Kasi nga, tingnan nyo yung ating broiler chicken, 25 days pa lang, pero nasa 1.89 sila, mahigit. Meron dyan 1.9 na. 25 days pa lang yan, mga farmers. No. Yun yung mga sekreto kung bakit kailangan natin magsimula muna sa maliit o kunti ng pag-aalaga. Para maalaman mo, mga farmers, kung magkano yung kikitain natin pag mag-alaga tayo ng 50, no? Kasi pag 1,000, di mo alam yan kung ilang feeds nga ba yung makonsumption yan. So magtataka ka na lang bakit ang daming feeds. So magtatanong ka ngayon sa mga kilala mo, bakit nga yung mga empleyado mo o pinagtitiwalaan mo ay magasto sa feeds. Kasi nga, hindi mo alam, no? Hindi mo na-experience kung ilang sako nga ba ng feeds yung maubos ng broiler chicken. No? Eh, pag maramihan yan, yung isang sako mo, saglit lang yan. Pag 1,000 ng alagaan mo, so yung ilang sako yung isang araw niyan. So magtataka ka ngayon, baka niluluko ka, hindi naman yun. Kasi hindi mo nga na-experience yun, no? Hindi mo alam, hindi mo hands-on, eh. Eh, kung hands-on mo yung pag-aalaga, alam mo kung paano. Alam mo kung paano maglagay ng tubig dyan, kung ilang hours nga yan, no?
Eh, pag maramihan yan, di mo alam, maubusan ng tubig yung ating broiler chicken, eh, nasa gala-gala ka pa. Di patay yung broiler chicken mo. Di mo alam kung anong gagawin dyan. No? Kung ilang vitamins yung nilalagay dyan, kung ano karaming vitamins, o hanggang kailan yung vitamins na dapat kailangan nating broiler chicken. So, kailangan mong malaman yung mga farmers. May iba kasi yung churi-churi lang, no? Kaysa sa actual. Yun yung expert, yung ina sila sabi ko sa mga farmers, no? Hirap kasi yung sasabi-sabihin lang nila tapos hindi mo naman pala nagagawa yun, eh. Pangit yun. Kailangan malaman mo talaga, no? Ikaw mismo makadiscover ng sarili mo, no? So, yun lang mga farmers sa gabing ito, no? Magbablog ulit ako mga farmers dito, no? Ibang topic kasi sulitin ko to. Kasi kakatayin na natin yung ating broiler chicken ngayong araw, ngayong gabi, no? Mamayang 1 a.m. So, yun. Maraming salamat sa inyo lahat. So, God bless us all. Now, ay nabigyan ko yun ng magandang tips ngayon mga farmers, no? Na huwag magsimula sa malaki o maramihan. Magsimula malamang sa kunti at maliit, no? Maliit na puhunan, no? Pero lalaki yan. Dream big tayo. Start small, no? Start with small. But dream big. Okay? Magandang gabi sa lahat. God bless us all. Merry Christmas po mga ka-farmers.